Mga Pops, higit 1 milyon na ang nabakunahan contra COVID-19. Pero mismong DOH na ang nagsabi, malayong malayo pa ang bilang na ito sa target nilang maprotektahan mula sa virus. Pagbabalita si Greg Gregorio. Itinigil muna ng Quezon City LGU ang online booking para sa pagpapabakuna. Kulang na raw kasi ang hawak nilang supply para sa mga nauna nang nakapagpa-register. We are asking for DOH for additional allocation because obviously the 13,000. Ayon sa Department of Health, mahigit 2.8 million doses ng bakuna na ang naipamahagi sa halos 3,000 vaccination sites sa bansa. Pero mahigit 1.2 million pa lang ang naturukan ng vaccine at karamihan unang dose pa lang. Aminado ang ahensyang malayo pa ito sa kanilang target na mabigyan ng proteksyon. Pero nakadepende raw kasi ang takbo ng pagbabakuna sa supply. Ang short-term plan natin ay sumasali tayo ngayon sa mga clinical trials para mas maka-access tayo ng mga bakuna. Paniniguro naman ng palasyo may parating pang mga bakuna. Mating na nga po yung 500,000 na additional Sinovac at may inaasahan pa tayong 1 milyon na darating sa loob ng buwan ng Abril, no? Galing po sa Sinovac, and 500,000 yung kauna-unahang makukuha natin galing sa Gamaleya. Long-term plan daw ang pagkakaroon ng vaccine manufacturing companies sa Pilipinas. May 25 bilateral partners mula sa ibang bansa at 6 na local pharmaceutical companies na interesadong pumasok sa naturang industriya. 2 dyan, posibleng makapagsimula raw sa paggawa ng COVID-19 vaccine sa Pilipinas sa pagtatapos ng 2022. As of April 11 naman, halos 25,000 na Pilipino ang nakaranas ng adverse effects sa bakuna. 17,000 sa mga ito ay mga nakatanggap ng AstraZeneca vaccine. Pero kahit may mga insidente ng blood clot o pamumuo ng dugo sa mga nabigyan ng AstraZeneca sa ibang bansa, nanindigan ng Food and Drug Administration na tuloy pa rin ang paggamit nito sa Pilipinas. Para sa 1PH, Greg Gregorio, News 5.